Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Jen. Ayan, for today's tutorial, so aware na ba kayo sa tube body? Yan, alam niyo na ba kung paano siya gamitin? So ako dati, hindi ko pa siya alam gamitin. So sabi ko, ano ba si tube body? So trinay kong dinownload si tube body. So ayan, nanood din ako ng mga tutorial kung paano siya gamitin. So sa araw nito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit si tube body. So unang-una, kung wala pa kayong tube body, syempre i-download nyo muna siya kasi kailangan natin yon. Software siya na, or application. Yan, para lang din siyang YouTube, ganun. Pero si tube body isa ay kapartner ni YouTube kung saan doon mo makikita kung ilan yung views mo, ilan yung subscribers mo. Yan, may mga milestone tayo doon, may mga record siya. So kung gusto mong makita yung mga milestone mo, doon ka lang pupunta sa iyong tube body. So yung tube body, kailangan mong mag-log in or i-link mo yung YouTube channel mo sa site nila or yung sa application na yon. So let's start. Kung so papakita rin natin kung paano nga ba mararank yung video natin sa paggamit natin ng tags through kung paano ma-boost yung ating channel or yung ating video sa pamamagitan ng tube body. So dito natin makikita ha, papakita ko sa inyo kung paano siya paano ko siya ginagamit sa aking mga video. So let's start po. So ayan, pagkatapos yung i-download si tube body, click mo yan. And then dito sa tube body guys, dito mo makikita yung mga milestone mo, yung mga subscriber number mo. Ayan. So makikita nyo dito sa aking milestone. Ayan. Click natin para makita nyo. So makikita nyo dyan, meron tayong 3,500 subscribers. Pwede nyo po yun i-save or i-share sa iyong Facebook account. So bahala kayo kung ano yung gusto nyong gawin dyan. Pero ayan, gusto mong i-save, click mo yung save. And then kung gusto mong i-share, ayan, save to your photos library. Ayan, makikita mo na siya sa iyong mga sa iyong library. Sa ito, meron din tayong share. Ayan. Papakita lang natin ha. Ayan, pwede mo siyang i-share. Ayan, dito sa newsfeed mo. Kung saan mo siya i-share. Sa WhatsApp. Bahala ka na sa Instagram mo. Ayan. Ayan, ganyan yung tube body. And then, meron din dito. Makikita mo rin dito kung ilan yung views mo, yung subscriber mo, yung nag-like sa iyong mga videos. So, dito mo rin siya makikita. Ito naman, ito yung news. Ayan, huwag na natin pakialaman yan. So, ang pinaka-importante ay meron tayong tag explorer, topic planner, yan. Kayo na bahala dyan. Pero ang importante kung paano maglagay ng tags. So, first thing na gagawin natin, ka lang, nag-ano siya. Ayan, paano nga ba maglagay ng tag sa tube body? Then, kiklik mo mismo ang iyong video. Ayan, kiklik mo mismo ang iyong video. Ito po ay sample lang ha. So, ayan, makikita nyo dyan sa aking title. Yung title ko ay okay, yung aking thumbnail. Pero wala akong tag sa title, wala akong tag sa description. So, kailangan din po natin lagyan yon ha. Kailangan maging check din po yan. Tapos, tags length, add card. Meron akong add card. Wala pa rin akong end screen. So, kailangan niyang guys maging check lahat. So, yung result niya, 6. Yung check, yung 4, yung failed. So, ganun lang. So, paano tayo maglalagay ngayon ng tags? So, makikita nyo dito, yan, tags. So, pwede mo siyang isuggest. Yan, pupunta ka dito sa suggest. Ayan. The tutorials, YouTube channel tips, YouTube tutorial, ayan. Pwede mo i-check ang YouTube channel tips sa YouTube tutorial kasi ito yung related sa ating video. Then, copy tags.
Then, click mo yung video mo. Ayan, automatic na siyang nakakopy. And then, dito naman tayo sa explore. Pwede tayong mag-explore. Ayan. So, itatype mo dyan yung title, paano i-on ang slow mode chat. So, paano i-on ang slow mode chat? And then, okay. Search mo. Then, YouTube tutorial, YouTube slow mode, KineMaster tutorial. Lahat dyan ay okay mo siya. Basta related sa iyong video. So, yung KineMaster, wag na lang yan. And then, copy tags mo siya. So, ganun lang po mag-copy ng tags. Ha? Napakadali lang po. And then, kiklik mo ulit yung video mo. Ayan. The tag YouTube tutorial is duplicate. So, okay na yung ano, itong ating YouTube tutorial. And then, copy. And then, sa video. So, ganun lang siya kadali. Tignan natin. Ayan, i-check din natin to. Copy. Oy, meron na siya. Okay. So, makikita nyo dyan, guys, very low yung search volume natin kasi kulang pa siya sa tags. Yung competition natin ay 21. Okay naman siya, fair. And then, dagdagan pa natin siya. Isuggest pa rin natin kung ano yung mga isasuggest ni ano, TubeBuddy. So, ito, dito, kiklik natin to. YouTube slow mode. Ayan. YouTube slow mode is on. YouTube slow mode chat. Ayan, kiklik mo din yan. Then, copy tag. And then, copy mo siya sa video mo. So, ganun lang siya kadali. So, bakit ba natin ginagawa yung tags? Napapansin nyo po, pagka naglalagay kayo ng mga tags, yung mga videos nyo ay meron siyang number o kaya may rank siya. Example, yung paano yun ng slow mode sa live chat mo. Example, kung pang ilan yung video mo sa mga searchable videos. And papakita ko sa inyo kung paano ha. Ito kasing isang videos ko dito, meron siyang rank. Kung i-search mo siya sa YouTube, pang tatlo siya, pangatlo. Ito, how to make tea flower from face mask. Yan, kiklik po natin yan. Ayan, makikita nyo siya, upload high res thumbnail na siya, add tags, ayan, check na rin, tags length, medyo kulang tayo sa tag length, sa caption, ayan, makikita nyo man, adding caption will not only help visually impaired users consume your content, it can also boost your search rank, o, diba? And then, wala din akong like sa Facebook, so, kung gusto nyo i-share din sa mga Facebook, yung mga videos nyo, pwede rin po. And then, paano makikita yung rank? Ito, pupunta ka ulit dito sa tags. Ayan, makikita nyo yung naka-green na may number po siya. Pag sinearch nyo how to make the flower face mask, lalabas po dyan yung aking video ay panglima siya. Or, meron din siyang how to make the flowers from face mask ay pangatlo po siya. Ayan. Ganyan po yung kahalaga ng TubeBuddy. So, maganda to sa mga maguhan tulad ko dahil nagbubos siya ng iyong views, nagpaparami siya ng views, subscriber din kasi kung na-search nila yung video mo at nagustuhan nila yung video mo, syempre isa-subscribe ka nila, diba? So, ganun lang po kadali siya. So, ayan nga po. Diyan po nagtatapos yung ating tutorial for today. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan mong video na to, please like, share, and subscribe. At kung mayroon pa kayong suggest or na video tutorial, ay pwede nyo pong i-comment below para pag-aaralan natin yan sa susunod nating tutorial. So, thank you so much po sa mga nagsusuporta sa aking YouTube channel. At sa mga walang sawa nagsusuporta, kahit maliit tayong channel, basta go lang tayo ng go, huwag lang tayong titigil, laban lang. So, thank you so much, guys. God bless everyone. Bye! So, ayan, guys. Diyan po nagtatapos yung ating tutorial for today. Sana po may natutunan kayo ulit sa aking YouTube channel. At
Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe, like, share, and comment.